Hello everyone! Gagawa po tayo ng homemade na condensed milk. Kailangan po natin ng 2 cups na milk powder. Sasamahan natin ng 1 cup na icing sugar. At ngayon naman ay lalagyan din po natin ng konting baking soda, at least 1/2 teaspoon po, at 1 tablespoon na melted butter. Ang atin pong stove ay hindi pa naka-turn on, at mas maganda rin po kung medyo makapal na kaserola ang inyong gagamitin. 1 cup naman po na tubig ang ating kailangan dito. Sabayan na rin po natin ang paghalo. Haluin lamang po natin hanggang sa mawala yung mga lumps bago po natin i-turn on ang ating stove. At kapag ganito na po, buksan na natin ang ating kalan sa medium heat lamang po. At ang ating paghalo po ay tuloy-tuloy lamang hanggang sa maluto para po maiwasan ang pagkasunog. Kung ang kaserola naman po na gagamitin nyo ay medyo manipis, ilagay nyo lamang sa medium-low heat. Let's say number 5 po ay medium heat nyo, ilagay nyo lamang po sa number 4 ang lakas ng inyong kalan. At para naman po sa mga simpleng recipe, follow lamang po ang ating Facebook page at YouTube channel, Yudelmo's Kitchen. At syempre, para lagi tayong updated sa mga bagong upload. So ayan, kapag ganito po na umuusok na yung ibabaw, start na po natin ang ating timer ng 10 minutes. Hahaluin lamang po natin ito ng tuloy-tuloy hanggang sa 10 minuto. So ganito lamang po kasimple ang paggawa ng condensed milk na homemade. Kung pinapanood nyo pa rin po ang video ito hanggang ngayon, ibig sabihin ito ay inyong nagustuhan. Kaya i-press nyo na po yung like at mag-comment na rin po kayo dito sa baba. Isama nyo na rin kung saan lugar kayo naroroon para kapag nagawa tayo ng shoutout ay makasama po kayo. So ayan, tapos na po yung ating 10 minutes, kaya naman isali na po natin sa isang bowl kung saan natin papalamigin. Sa ngayon po, habang mainit siya, ay hindi pa po siya malapot. Mamaya po, kapag lumamig na, dun pa natin makikita ang pagiging condensed milk niya. Pero yung lasa po, yun na yun. Kung ano yung lasa po ng condensed milk, nakuha na po natin. Iwan muna po natin sa isang tabi or ilagay natin sa fridge para po lumamig at makita natin ang pagiging malapot. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.